Okay, isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church based on the commentary work of Dr. Bob Utley, freebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. Salamat sa Panginoon. We have a rendition of our hymn, I'll Fly Away. Ayan po, na hymno ni Albert Brumley. At siya rin pong nagtono nito. Tuned by Albert Brumley in 1930. Also copyrighted by Hartford Music Corporation and also renewed by Albert Brumley and Son in 1960. Yan po, mga special number po yan na inaawit sa ating mga Baptist congregation. But this is a rendition, not necessarily for congregational singing. Yung pong ating napakinggan kanina. So, we welcome you all to our morning devotion. We thank the Lord for this opportunity that we could continue to serve the brethren. Acknowledging Sister Gina and Sister Seth and our third viewer as well sa ating pong pagtalakay ng panibagong yugto sa aklat ni Marcos. No, after this casting out of demons to the swine or hog, ay nakita natin yung epekto, the aftermath. Ano ang kahihinatnan ng tagpong ito ng pagpapalayas ng Panginoon sa mga lehiyon, the legion of demons, mga lehiyon. Ang pangalan niya ay lehiyon or legion, meaning laksa-laksang mga devils or demons na sumanib doon sa isang lalaki. Kasi ibang mga tala naman ni Mateo, two men. No? But Mark is focusing, if this would be the same event, Mark focusing on the singular man. So it's not really a contradiction, but more on the authorial intent. No, we could appeal to the authorial intent of the Book of Mark. No, bakit siya nagkaroon ng pagtuon dito lamang sa isang lalaki na ito na kung saan pinalayas ng Panginoon ang laksa-laksang mga demonyo. Ngayon, kung if we will have some simple math, kung meron 2,000 baboy, no, at there is 1:1 ratio, pagpalagay nyo po, so ganun din po kadaming demonyo lumayas, no? Kung 1:1 ang ratio niya. So pwede naman kasing multiple, eh. Gawan, gaya kasi ng lalaki, multiple yung sa kanya, no? So there could be, if there is 1:1, ratio, there will be 2,000 devils also. That would be the case. For one devil, for one pig that is drowned in the sea. So, yan po. At makikita natin sa mga susunod na talata, starting in verse 14, we could see here the aftermath of this power of the Lord performed by this, possessed by this legion or devil. Napakadaming mga laksa-laksang mga masasamang espiritu na kung saan ay siya po ay tinaniban, ngunit sa biyaya ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo, ay siya ay napalaya dito. Hindi lamang kanyang physical, but also the spiritual well-being of this man na makikita po natin maya-maya. So I just need to perform some sound check. I think my audio is moderate mode, no? So okay po siya. So tayo po muna ay manalangin at tayo po ay magsimula na sa ating pag-aaral sa umaga. Okay, let's pray. Muli Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you Lord for this time that we could continue on our devotional study of Mark chapter 5. I pray, Lord, for your mercy and grace to us as we continue to see the power of Christ and to learn more about Him as our Savior, our Lord, and our God, the Son of God, who was incarnated for the sins of the humanity, for the salvation of humanity. I pray, Lord, that you will continually guide us today. Bless your people. Even those who are, we have online viewers, Sister Gina, Sister Cez, and others, that you may bless them as well.
Also help us, Lord, as later we will be joining the church in our prayer gathering tonight. I pray, Lord, that you will bless us as Pastor Lem lead the devotional message later tonight. Be with us for the rest of the day. It's our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so tayo po yung magpapatuloy sa pagtalakay po ng salita ng Diyos. Babasahin po natin ang Mark chapter 5, verse 14 to 20. Ito po yung aftermath nung nangyari kahapon. No, yung pagpapalayas ng Panginoon ng laksa-laksang demonyo na sinaniban ang isang lalaki. Kaya tinanong niyang pangalan eh. Legion or legion. So it means Latinized term for 6,000 equivalent. No? A legion is 6,000, composed of 6,000 army or soldiers. No? Roman army po yan. So, ganun kadami. So, possible na ganun nga kadami. Or, we really don't know the exact number, but it's very probable. So, yung kanina, kung 1:1, 2,000 din. Eh, kung 3:1, sakto yung 6,000 na definition. Kasi meron tayong 2,000 na mga baboy. So, ang magiging ratio kada baboy ay 3. So, that's a probability. But the point is that there are many. So many. Kaya nga napakalakas nitong lalaking ito. Okay, so babasahin po natin ang susunod na mga talata sa verse 14. Okay, I quoting from ang bagong Biblia, ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lungsod at sa mga nayon. Kaya't nagdatingan ang mga tao, so yung mga nagpapakain doon sa mga baboy na nalunod sa dagat, no? So ito yung continuation, no? At pinamilita ito, tumakas at ipinalita sa lungsod at mga nayon. Kaya't nagdatingan ng mga tao upang tingnan kung anong nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon at sila'y natakot. At sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang buhok nila. Nang sumasakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan ka niya. Okay. Itong mahalaga itong verse na to. Verse 19, no? So it speaks about the conversion of this man. So hindi lamang yung deliverance niya from the devil, but also his salvation. So this is an evidence of disciples. Ay kita natin pagsunod sa Panginoon. Ngunit sa bagamat may mas malaking layunin pang Panginoon na hindi talastas ng lalaking ito, ay siya'y pinauwi sa kanyang mga kaibigan. Verse 20, at ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. So this had been a witness, the first gentle witness, no? Or perhaps on the records of Mark, because Decapolis is actually Gentile, predominantly. Now, even during the time of Alexander the Great, Decapolis means 10 cities. So, these are cities composed on the northeastern region of Galilee. Na ito'y during the time of Alexander the Great, nakita po natin. At yan ang may nagkaroon ng witness. Pastor Lem telling something. Tama po, Pastor Lem. Yan po yung nabanggit natin yesterday. So this is a predominantly Gentile because they're forbidden. Yes, it was emphasized yesterday. Kaya nasabi natin na ito ay predominantly Gentile because of the, yun nga, sila yung nag-raise ng hogs or swine.
Ayan po. Tama po. Noted yan na Pastor. These are forbidden. These are Roman settlers. Okay. The town built by Roman. Yes. Noted. No, kaya yung lugar na yan ay predominantly Gentile. No, because of the existence of this hog racing. No, there's hog racing there. And it was built by the Roman Empire. Decapod. Okay. So, tayo magtungo sa mga textual insights ni Dr. Bob. No, kaya't nagdatingan ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. So, ang mga tao ay nagsimulang makapag-usisa, no? At ang pagka-usisa, ang pagkatakot ay nag-uudyok sa mga tao ng bayan na lumapit kahit na sa gabi, no? Even in nighttime, curiosity and fear motivates the people, no? The townspeople to come even at night. So yan po ang nakikita natin na situation dito, no? Nung naipamalita ng mga nagpapakain sa hog, sa mga baboy, yung nangyari na pagkalunod doon sa mga 2,000 baboy. Na yan ay nakita natin yung dagsa ng tao, no, upang masaksihan ito. At as we look back on verse 14. Yan. Ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ipinalita sa lungsod at mga nayon. Kaya't nagdatingan ng mga tao upang tingnan kung ano nangyari. Curiosity and fear as well. Ang bumabalot sa atmosphere ng mga taong ito. Okay? Tingnan natin kung ano pang nangyari. At nakita nila on verse 14, lumapit sila kay Jesus. At nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-ibig. So, ito yung biyaya ng Diyos. Mamaya, sagutin ko si Sir Seth yung ating inquiry. Actually, sagutin ko na ngayon. So, Sister says asking here. Okay. Maraming churches, yes. No? Not necessarily true churches. But there are, most of the time, the churches from the Pentecostal wing, Pentecostal charismatic wing, still performing miracles and healing as of today. Yan po ang practice nila, which is this is counter-biblical because wala na pong ganyang gift, no? Yung gifts ng apostles to heal and to deliver evil spirit is the gifts of the apostles, not necessarily the gift of every Christian. So nung natapos na ang opisina ng apostol, natapos na rin yung gift na yan na akakibat nila. No, that includes signs and wonders. No, this miracle gift. Of course, the Lord has that power, authority. He has given that delegated authority to the apostles and the early church for the purpose of authentication of God's word. Because during that time, hindi pa tapos ang pagsulat ng bagong tipan. No, still on the process of writing the New Testament scriptures. So when they proclaim the word of God, they need to authenticate by signs and wonders. That includes healing and deliverance. No? Yung mga pagpapalayas ng demonyo. Yan po'y taglay ng mga apostol. Pero hindi po taglay ng bawat Kristiyano. Kaya in effect, supposedly, wala dapat ganyan. Na hindi na po dapat malaman natin na hindi po siya pinapractice ng mga Kristiyano ngayon dahil ito po ay hindi kaloob sa isang Kristiyano. This is a gift for the apostles. Primarily to authenticate the word of God. But the canon of the scriptures, ang pagkakasulat sa banal na kasulatan ay natapos na. Natapos na rin yung gawain ng pagpapakita ng mga himala. No, natapos na po siya. No, natapos siya sa kamatayan ng mga apostol. Hindi po siya naisalin sa
mga susunod na leader ng church. So, ganun po siya. So, in effect, hindi po totoo yun. So, we will reject the Pentecostal approach as far as the gift is concerned because yan po, ang position natin ay natapos na ito. No, natapos na yung, hindi po perpetuating ang gift. Kumbaga, nagkaroon na ito ng pagkatapos sa mga apostol. No. So, yun po. So, iba yung ginagawa nila. Hindi kalooban ng Panginoon yun, yung pagpapagaling. No, kasi they're claiming apostolic if they are still performing the miracles, meaning they're claiming apostolic office, which is wrong. Dahil natapos na po yung opisina ng pagka-apostol. So, yun po yung masasabi natin. Kaya po, most of the Baptist churches, we are a secessionist, meaning the gifts, some of the gifts of the church have ceased to exist because of the finish, because the completion of the canon of the scriptures ay natapos na rin po. Ang pagkakasulat nito, natapos na rin yung gifts na yon. So, yun po ang masasabi ko dyan. Yung mga nagpapatuloy nito ay perhaps this is grounded on a wrong understanding of the scriptures or perhaps improper hermeneutics and exegesis of the Word of God. Yun po yung masasabi ko nung. Kaya ngayon, nagkaroon sila ng application. Kahit na sa kapanahunan natin ngayon ay mayroon pa rin performance of healing and deliverance. So, which is very is apostolic. But of course, for sickness, sabi ko nga nung na-emphasize ko rin to last time, sa mga pagkakasakit, ang pinaka maganda pong magagawa natin ay panalangin. Panalangin sila. No, yun po. Yung, yes, I'm still agreeing with the healing of the Lord, whether that be by providence or by miracle. Naniniwala po pa rin ako doon. Walang problema po yan. No? Either iparaanin niya sa providensya, most of the time, he will heal the sick by providence in terms of the efficacy of the medicine perhaps, the wisdom from the doctor, or perhaps the natural healing properties of the body. So these are the providential way the Lord is healing them, or perhaps miraculously, no? No, if there are impossible cases that are healed, no, so there could be some supernatural virtue from God. No, but the problem is the healer. Sister says, walang healer dapat. That must be directly from God. The healing should be directly from God. So in terms of the prayer of the saints, the prayer from the elders of the church, no, kaya nga payo kay Timoteo, no, so ayan, no? So, yung pananalangin. Kasi mga elders, normally, pinupuntahan niya ng, kahit nung unang siglo, pinupuntahan para ipanalangin sila. At the same time, may mga kaunting gamot na pwedeng ibigay itong mga elders, no? Lalo na yung mga oil, pagpapahid ng mga langis. Ayan. So, yun po yung unang panahon. Now, of course, that what translated now to what we call medicine. So, healing is, the Lord still heals today. But the healer, that's question mark. Because every faith healer now is actually assuming an apostolic office, which is wrong. Hindi. Kaya nga, pansinin niyo po, yung ibang mga churches, mayroon silang apostol at propeta. Diba Sister Ces and Sister Gina and Pastor Lem? Meron silang mga propeta. Kasi nga, may gifts pa eh. Na nandun pa rin yung gifts ng mga propeta at apostol, which is wrong. So, these are cease to exist. Since when? Since the completion of the scripture, the canon of kasi kompleto na yung scriptures, wala ka nang papatunayan dun. Na wala ka nang kailangang i-authenticate sa scriptures kasi nga, tapos na. Naisulat na ni John de Beloved yung Revelation. Yun po yan. No? So sana yun din po. Marami tayong mga kapatiran na ano no, or I should say from the evangelical church that's still leaning to Pentecostal leaning
Pentecostal charismatic meaning kanilang position. So they are Christian, they may be genuinely saved, but they're wrong on their practice. So yun po yung masasabi. Okay. So thank you for that question. At least we have clarified. Okay, nakita natin dito, naobserbahan natin ang lalaki na nakaupo. Meaning, in a stable position. Okay, nakaupo siya, kalmado. Nakita nila ang inalihan ng demonyo, nakaupo roon na may damit. So, meron siyang damit. Normally kasi nagkakapira-pira sa itong mga damit na ito eh. Edwin, what will you do? Do you have class? You should go back to your class. Still have class eh. You're annoying kasi, mami. Don't annoy, mami. Ano ba to? You go back to your classes eh. You should prepare na your class. Ayan. So, by 8 o'clock kasi may classes si Edri. So, anyway. Ayan, so naka-stable, naka-calm, kalmado siya. Nakita natin dito yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. So dati, siya ay lahat ng tanikala, ay kanyang binawasak, pinupunit ng mga nakatali sa kanya. No? Talaga napakalakas niya. Ngunit ngayon, pansinin natin, no? Yung deliverance ng Panginoon sa kanya. Nakita natin yung aftermath. Now, ito ay ang unang isa sa kalipunang mga kalagayan na naglalarawan ng bagong kapayapaan at kahinahunan ng tao. Kasi sa Panginoon talaga meron tayong kapayapaan. Now, if you are in Christ right now, you have peace. Regardless whether the circumstance may be telling us otherwise. No? Maaring ang circumstance ay seemingly not peaceable, but if we are in Christ, no, tayo ay may kapayapaan. At yun ang nakita natin dito sa taong ito. Kaya kalmado, no, yung position ng pagkakaupo ay stable. Yan ay isang pagpapakita ng stability, no, kapayapaan, no, na may kita natin dito sa taong ito. Is peace and composure. Yung composure niya. Kahinahunan ng taong ito. Okay? So, nakita natin. Okay, na may damit. Na meron siyang damit. At papahiwatig ito na siya ay karaniwang walang damit or hindi nakadamit. Even in Luke chapter 8. Tignan po natin. At pagbaba niya sa lupa, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit. Ayan yung description ni Lucas. No, sa puntong ito ay siya ay may damit. No, dahil normally wala siyang damit. Okay? Matino ang kanyang pag-iisip. So yan pa yung isa nating may kitang description dito. No? Ang pagsabi. Okay, ang pagsani, brother. Dali lang. Ang pagsanib ng demonyo ay inihayag ang sarili sa maraming paraan. No? So these are the expressions or that this demonic possession manifests itself in many ways. No? So maraming mga palatandaan ng isang tao ay inalihan o inaniba ng spirito. Una ay hindi makapagsalita. In Mark chapter 9 verse 17.
O yan, titingnan natin yung mga cross-reference. At isa sa maraming tao ay sumagot sa kanyang guro, dinala ko sa inyo ang aking anak na lalaki na may isang peeping spirito. Yan, so nakakapagpapipi doon sa isang tao, no, hindi makapagsalita. That would be a manifestation of various forms, no? Verse 25. At nang makita ni Jesus na dumarating ang sama-sama tumatakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu at sinasabi, ikaw na pipi at tinging espiritu, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag nang pumasok mula sa kanya. So, pipi at tingi. So, hindi lamang siya hindi makapagsalita, hindi rin makapakinig. So, yung senses natin naapektuhan na ng spiritual possession o demonic possession. So, also the same reference for Matthew chapter 9 verse 32. So, hindi makapagsalita. Pangalawa, o makakita. So, mayroong sa paningin naman. No? So, there could be a physical affliction in terms of the sight. A problem of sight in Matthew chapter 12 verse 22. Pagkatapos ay dinala kay Jesus ang isang bulag at pipi na inalihan ng demonyo. No, at kanyang pinagaling ito kaya't ang dating pipi ay nakapagsalita at nakakita. No. Siguro ito na yung worst situation na maaaring mangyari sa pagkakasakit ng mga tao. Yung may demonic oppression na siya. Seemingly physical, psychological, sometimes psychosocial, or mental, and then eventually, ito na yung pinakadat na maaaring maging source. Even sa kapanahunan natin, it's a demonic oppression na maaaring naranasan ng mga taong ito. Sila ay naging bulag, naging pipi, tingi. No? So, yan po yung nakikita natin. Okay. Also, epilepsy or epilepsia. Pwede rin po itong maging katibayan ng demonic possession. Epilepsia. In Matthew chapter 17. At nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya ay may epilepsia at tubhang nahihirapan sapagkat madalas siyang pumabagsak sa apoy at sa so yan this could be also a manifestation. So these are all sorts of forms of afflictions, physical afflictions brought about by this demonic oppression or possession. Pang-apat, matinding kalakasan, yung nakita natin kanina. So, hindi na natin babasahin ito. Yung paano niya pinupunit ang mga tanikala. Pinawasak yung mga pagkakatali sa kanya. Kaya nga siya tinaboy doon na lang sa libingan upang hindi siya makisama doon sa taong bayan. Matindi ang kalakasan niya. No? Kahit siguro ilang tao yan. Pero ibo naman laksa-laksan demonyo yung sumanit. So talagang napakalakas niya. Meron ding pangingisay. No? See also a manifestation ng pangingisay. Mark chapter 1 verse 20. Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang spirito ay sumigaw ng malakas na tinig at tumabas sa tao. Okay, so yan yung nakikita natin dyan. Ang sign. Yung pangingisay. O yung convulsions, mga pagkukumbulsyon. Then also paralysis o pagkalumpo. Sa Acts chapter 8 verse 17. Ito na yung panahon. Pinatong nila ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanya at tinanggap nila ang spirito. Okay, so yun yung makita natin. Pero prior to that, backtrack lang tayo. Ito yung patungkol doon sa ano eh.
Okay, ang dalawa ay bumaba at pinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu sapagkat hindi pa ito dumating. At this is the time of the Gentile witness, no? Kakainahan kanino man sa kanila kundi sila nabautismuan lamang sa pangalan ng Panginoon. So, pinatong nila Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap ang Espiritu. Okay, nang makita ni Simon na ipinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, sila'y inalok ng salapi. So, tingnan ko yung reference, no? I think I will look at that. Because perhaps of the hardware. Okay, so, by the way, may mga references pa yan, no? Yung mga manifestations ng demonic oppression or possessions ng tao. Gayunman, hindi lahat ng physical na mga suliranin ay demonyo ang pinagmulan. Yan. Tingin ko, mas tingnan natin tong note na to. So, we should not conclude right away that everything that has afflictions or manifestations of demonic oppression is really from demons, no? Yung source niya ay sa demonyo. Sa mga ebanghelyo, ang sakit at pagsapi ay kadalasang pinagkakaiba. So there is this distinction between dispossession as well as the physical sickness. So meron po siyang mga pagkakaiba, no? Hindi tayo agad nagko-conclude na siya ay sinapian. Perhaps yung pagwawala ng isang tao, maaaring ito ay psychosocial or perhaps mental disability. So yan po. Of course, we have modern medicine to identify that. At yun po yan. O, hindi, we cannot conclude right away that somebody is demon-possessed in the presence of one of the manifestations here, no? So we could make use of science, that's God's providence, no, medicine in particular, for us to diagnose the situation. Halimbawa, yung mga tumutubong bukol sa katawan, no? So hindi agad natin siya conclude na ganun. Maaring allergy yan, no? Or some other physical sources, no? Rather than demonic. That's why most of the time, sa pagkapapagaling ng Panginoon, may mga yugto na kanyang inihiwalay ang pagpapagaling. Katulad nito, tatlong yugto ito eh, sa Mark chapter 5. Itong unang yugtong ito ay patungkol sa mga kanyang kapangyarihan sa spiritual na mundo. Particularly, the power to cast out demon. And then yung susunod na event naman, yun naman pagpapagaling niya. Slash, yung kanyang pagbuhay doon sa daughter ni Jairus. Okay, nagtitan po. Okay, so yun po yan. So on the Gospels, we could see that all sorts of sickness as well as the demonic possessions are normally distinct. Particularly on Mark chapter 5, no, pinag-iiba natin yan. No, kaya hindi conclusive na nagkasakit ka dahil sa demonyo agad. So mali pong isipin yan. Maantig na mo muna. Baka ikaw din ang may problema, kaya ka nagkasakit. O kaya nagka-COVID ka kasi hindi ka sumusunod sa health protocols. Ayan, hindi ka nagpi-face mask, wala kang face shield. No? No, hindi ka sumusunod sa pamahalaan, sa mga social distancing. Ayan, nahawa ka tuloy. No, demonic ba yon? Hindi. It's you. So, ikaw yung may kapabayaan. No? Kaya hindi natin dapat isisi sa demonyo lahat ng mga physical afflictions na maaari nating maranasan. To, it's possibility. But on level of analysis, we could look at it first on a physical sense rather than spiritual agad. Magja-jump agad tayo sa conclusion na ito ay spiritual na bagay. Okay? So, yun po yan.
Okay, sila yung nagpasimulang makiusap kay Jesus, no? Nakita natin yung kapayapaan sa taong ito, pagbabago. So nagkaroon ng later on, makikita natin sa verse 19, yung transformation sa taong ito na nais niyang maging alagad ng Panginoon, sumunod sa kanya. No? That desire to be the follower of Christ is an evidence of genuine salvation, mga kapatid. Hindi lang siya pinalaya doon sa mga demonyong yun, pinalaya din siya sa kanyang kasalanan. No, pagkamakasalanan, bagamat siya'y makasalanan pa rin, ngunit in terms of his salvation, relationship to the Lord, ay na-establish ito, no, doon sa taong sinaniban. At makikita natin yan sa verse 19, yung transformation doon sa taong, yung pagbabago sa kanya. So, auris, panggit ng may pahiwatig. So, auris meaning there is completion, sense of completion in the past. Panggitna, meaning pag middle voice, it could be either the Lord or the one asking him that is active on the dun sa pakikipag. Na maaring ang Panginoon na nag-initiate na, or it could be the crowd that is asking. So, possible naman talagang alam ng Panginoon niya na yung plano niya, nalisanin din ang lugar na ito. At through doon sa request ng tao. So nakita natin yung pag middle kasi, middle verb. So may cooperation between the receiver and the receiver and the doer of the verb. So meaning, kung ito ang Panginoon at nakikiusap yung taong bayan, because the Lord is sovereign, He knows the plan afterward, He courses through this through the request of the people. So may kita natin yung sovereignty ng Panginoon. Alam niya kasi yung plano na susunod eh. So, pero, He courses through the human request of nalilhanin na yung lugar na yun. Kaya sa middle, panggit na. So, yun yung sense ng verb na yun. At pahiwatig nyo, siya, ito'y isang indicative. So, wag na natin yung mga verbs sometimes are too technical. But I'm just explaining yung may sense. No? Lalo na yung panggitna, middle verb. No? Kasi it could be cooperation between the receiver and the doer of the verb. In this sense, the Lord is sovereign. He uses the request of the people. So, drive yung human responsibility dyan. Saka, sovereign will ng Panginoon. At ang pagtangging ito ay isang maaring dahilan ng mga demonyo na nagnanais na pumasok sa mga baboy. So, pwede nating i-request yan, no? Pwede natin rather i-relate dito. Bakit kaya re-request ng nila na pumunta sa mga baboy na pinahintulot naman ng Panginoon? At alam ng Panginoon ang iniisip nitong mga demonyo na ito. Okay? So, maaring may kaugnayan doon sa aftermath kung bakit, no? Ang mga taong bayan ay ninanais ang isa na nagpatahimik sa tao. Teka, mukhang may palpak na naman yung aking salin dito. Na, wala. Hindi daw yung ano. Okay. Ang isa na nagpatahimik sa tao na wala sa kanila ay mananahimik sa pag-alis. I would refer to the original. Medyo, okay, this rejection was one possible reason the demons wanted to enter into the hogs. The townspeople wanted the one who calmed the man that none of them would come to live. How different is the village of John chapter 4? Apparently, economic concerns outweighed this man's restoration. So, ang point dito, sa note na ito ni Dr. Bob, mas namutawi yung economic gains ng tao kaysa doon sa pagtahimik ng taong yan. Parang sinasabi niya, in effect, Lord, sana hindi mo na lang pinalayas yan eh. Sayang yung 2,000 baboy. Sayang yung 2,000 baboy. Pwede pang gawing tosino yun. Huh? Pwede pang gawing barbecue yun. Pwede pang
detunin yun. Diba? Ano pa? Pwedeng ilawak sa pansit ni Banang. Oh, kung nakapunta na kayo sa countryside, mayroon Banang doon. So, napakasarap. Isa sa mga masasarap na pansit na masasabi natin. So, pwedeng ganun. So, talagang ganun. No? Kasi nga, yun yung reason bakit pinapaalis, nakikiusap na sila na dumisa na ang Panginoon. Because of this economic reasons. Kung lugi negosyo. No? Bad vibes ang Panginoon. No? Negative yung pungsoy. Kumbaga, dahil sa kanya, namatay ang 2,000 baboy, which is economic in reason. Rather than magpasalamat itong mga taong bayan sa pagtahimik ng isang tao na inalihan ng masamang spirito. Yun dapat eh. Yun dapat yung makita eh. No, na iba yung naging sense ng mga tao. Okay? Doon yung impact sa kanila. No, isa pa nga yung ano eh, yung mga sa panahon naman ni Pablo, no? Yung mga manufacturer ng Diyos-Diyosan. Eh kasi yung mga na-convert na yung mga ano, hindi ko alam kung saan lugar yan eh. No, sinunog lahat ng mga libro at mga Diyos-Diyosan. Eh di lugi negosyo kung sino man yung gumawa nun. Diba? Kaya tuloy sinusundan sila Pablo kung saan man sila magtungo. So, talagang gusto silang ikontrahin. Kasi nga, yung negosyo nila naapektuhan gawa ni Pablo. No? Eh yung, di wala nang bibili ng mga rebulto, wala nang bibili ng mga kung ano-anong babasahin. No? Dahil yun ay sinunog eh. Gawa ng tanda ng kanilang pagkaunawa salta ng Diyos. No? At yung idolatry na yan, parang ganun din, no? Kaya tinataboy si Pablo. At may sumusunod sa kanya kapag ang gospel ay pinapangaral, no? So, ganun din yung situation dito na kung saan, of course, for the gospel's sake of Christ. But it's a good thing that there is one witness here in Decapolis. This man, this demon-possessed man, this demoniac in Gadarene, is the witness of Christ. And one strong witness, faithful witness, I would say. Regardless whether all of the townspeople would like him to leave the town now because of these economic troubles brought about by the gospel. Yan po ang makikita natin dyan, mga kapatid. Sa epekto. Possible po, Sister Gina, but that's the, yung po mga pagkakasakit natin, I would say, last resort po yung demonic oppression or possession. Last resort po yan. Pwede natin tingnan muna in a sense of physical. Bakit tayo nagkakasakit? So perhaps on a physical sense. No? Meron tayong mga allergies. No? Meron tayong mga nainom na mga nagpasama ng katawan natin. Of course, yung ating healthy lifestyle would be also part of it. So, pwede natin siya tingnan in a physical sense po muna. So, and then, yung second level niyan, yung psychosocial, na kung saan there could be a possibility of distinction between reality or not. No? Yung may mga tao na may mga psychosocial problems, no? Yung second level. And then, mental illness. It could be there's a possibility on other sense of a mental disability. And then eventually, kasi possible kasi na kala mo lang may sakit ka, pero wala pala talaga. May mga ganong cases. So kung meron, physical, on a physical sense. No? Titingnan lang natin on a different level. Then psychosocial, could be mental, and eventually,
And eventually po, sound check. Ako, nawawala ako. Okay. Ayan po. Yung camera natin medyo nag-loose, no? So, yung last resort, yung demonic oppression. Yung po yung last resort. Kung yung science, di na maiano, no? So, may possibility, pero ito na po yung last resort. Apo, yung mga affliction. Kaya, kasi nga, minsan ang tendency po ng isang Kristiyano, isisi agad sa demonyo yung mga problema niya sa buhay. Minsan ganon. Hindi muna natin tingnan yung surface. Bakit ka ba nagkaganyan? Meron bang pagpapabaya sa'yo? Meron bang mga kasalanan? Yan. So, possible din kasi because of the effect of sin in our life. So, possible din po yan. And then, yung mga physiological reasons sa katawan natin, nadalan sa pagkakasakit. And then other sorts, other perspectives in psychosocial or mental illnesses. And then eventually, demonic oppression. For Christians, we cannot be possessed because the Holy Spirit of God indwells in us. Yan po ang maliwanag. But we could be demonized, just like Job. Yung pong nabanggit yung halimbawa ni Job, hindi po siya na-demon possessed eh. Siya po ay na-demonized. Meaning, merong oppression sa kanya pero hindi na control ng diablo ang kanyang faculties, mental faculties. So still aware that he is Job but he is experiencing these afflictions from the Lord which he may not understand by this time. So, hindi niya nga alam na inaatake na siya ni Satanas that time. So, pero of course rebuild din niya ng Panginoon sa takdang oras. So, yun po yun. Tama po yung pagtitiwala at pananalig sa Diyos. So, para tama po yung magawa natin ng kalooban ng Panginoon kaysa na sumusuko. So, yung nga pong isa sa katangian ng isang Kristiyano, yung tinatawag natin na perseverance of the saints. So, yung pagpapagal ng bawat Kristiyano sa ating pananampalataya. Okay. So, dito na po muna tayo. Titingnan po natin yung verse 19 tomorrow. So, kasi po, we're reaching a 50-minute mark. Tutuloy po natin ito. Nakita natin dito yung transformasyon sa tao. Yung kanyang desire na sumunod sa Panginoon. Napakahalaga niyan. Desire na sumunod sa Panginoon, kanyang maging alagad. Ngunit mas may dakilang layunin ng Panginoon. Na sabi niya, manatili ka, pumunta ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo. No? Nagkakaroon na ng paradigm si Panginoon. Kasi dati, on the earlier chapters, hindi pa muna, wag mo munang pamalita. Ngayon, nagiging bukas na. No? Nagkakaroon na ng pagbukas. Kasi alam natin, so, palapit na ng palapit yung plano ng katubusan ng Panginoon. So this could be a good gentle witness, this demonic at gathering ay isang magandang patotoo sa mga hintil, particularly on this region of Decapolis na kung saan maraming predominantly Gentile ang mga nakatira dito. Okay, titingnan po natin ito mga kapatid, itong transformasyon ng taong ito na pinagaling ng Panginoon, no, at I know, siya yung nakakilala sa Panginoon. Nakita niya ang pag-a-mesyas ng Panginoon. So, kahit na on the sa yugtong ito na hindi pa natutubos, wala pa yung cross event, no? Ay nakita natin na siya na ay isang tagasunod ng Panginoon. Kaya nga, it's an encouragement for us to continue in the Lord regardless of our current situation. Siguro yung pinakamatindi ng sitwasyon yung katulad nitong sa demonyak na ito eh. Itong demonyak of gathering. Napakatindi nito. Piruin mo, ilan libo o laksa-laksang demonyo ang sumasanib sa kanya. So yung pagpapahirap sa kanya araw at gabi. No, pero nung siya'y pinalaya ng Diyos, no,
yung desire niya na sumunod. Napakagandang transformasyon yan. How much more with us? We are not experiencing this, guys, mga kapatid. Hindi tayo nakakaranas nito. May mga pagsubok tayo. Pero maaring hindi higit sa naranasan ng demonyak na ito in terms of physical afflictions, mental afflictions perhaps, psychosocial afflictions of these devils to him. No? Na tayo nga ay may ganitong kalalagayan na mas magaan kaysa demonyak, hindi ba tayo susunod sa Panginoon magpapatuloy? So, yun yung tanong natin about that. Na tayo ay regardless of the situation, so, tama po yung comment ni Sister Gina kanina po. Na magpatuloy tayo, magtiwala at manalig sa Panginoon. At gawin ang kalooban. Huwag tayong suko, no? Yung meaning, yung perseverance natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Okay, salamat po. At magtutuloy po tayo by tomorrow, third meeting. Mas maaga po ako bukas dahil Biyernes. Sa Friday, I have my class afterward. So, I will be broadcasting earlier than usual. Normally, siguro 6:30. So, ganun po yung oras natin by tomorrow morning. Okay, salamat po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Pastor Lem, thank you for your backgrounder na nakita natin dito. Sister Cess, as well as Sister Gina. Magkita-kita po tayo mamaya sa ating prayer gathering. I hope to see you there as Pastor Lem did that devotion as well as the prayers. So, yung mga, lalo na yung mga urgent prayers, pwede nyo pong i-PM mamaya doon sa live stream na natin sa CBC Pasig Ministries. Yung group po natin doon na ipopost ni Pastor Lem. Okay, salamat sa Panginoon sa umagang ito at tayo po ay magwakas na sa panalangin. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this opportunity that we could look into the passages of the scriptures, looking how this demonic of gathering had been transformed to become a follower of the Lord Jesus Christ. Thank you for this lesson that we may apply in our lives in terms of our perseverance, continuing faith and repentance, continuing obedience, and continuing to do what's according to the will of the Lord. May you bless your people, Lord, as we prepare for our prayer gathering tonight, that you may be with us, your Spirit continually illumine us and guide us at this day. Bless your people, Lord. Glorify your name. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so marami pong salamat sa bawat isa at magkita-kita muli tayo mamaya on the prayer gathering. Pastor Lem would be leading our devotion later. So God bless us.